Eto na nga. Let's go sa ating game number one. BSB sa blue side, red side naman ng Onyx PH Wise for the Claude. Iaknu para sa kanyang Thams. Jay naman sa Sicilian Dealer sa kanyang Gatot. And ganda lang for the Kufra. And on to the blue side for the BSB, Trevor Man for the PNK, Demon para si Sang Esmeralda, Wilson for the Uranus, Shider Cure for the Harith, and Kukai for the Atlas. Now, pero, na natin naku, dito. Lalaban agad. Oo, lalaban agad. Ang mga tropa, hindi. Clearing lang yan. Clearing para makakuha agad ng objectives. Pero ang sakit kasi nung ano eh. Nung aso dito talaga ni PNK. Ito yung medyo, kumbaga sana eh, kung tatlo sila magiging apat, so yung bilang talaga nila, which is gawa nga ng PNP. Nakaramdam yung BSB. Pero, nakaramdam yung BSB, natutuloy sila dito sa ano sa red buff. So Esmeralda naman, Demon, eh, mukhang susulpot, pero nakakuha na sila dito. Wise, nakapag-BMI out, pero first blood doon para kay Wilson, na iwan si ganda lang, Madam Ving, inaangat ng apat na players, Dealer, for the backup, pero nakapag-flicker out dito, ang isang Kufra, pero hindi pa rin tapos ang laban na yan. Yung aso, eh, patuloy ang pagkagat kay Wise, pero at least nakakuha sila ng objectives doon. Plus, aangat at aangat yung level dito, and possible mag-level for agad ang isang Claude sa pagkakataon na to. Yes, tama naman yun, Kuya. Pero for the meantime, makikita natin dito, kailangan na magpataba ng isang Wise, the less in error, pero napaka-aggressive ngayon ng isang BSB because of the PNK nga gaya na sinasabi ni Kuya. So, dito sa may bottom lane natin, Dealer and Demon, mukhang mapupuruhan na ata si Dealer dito, pero hindi. Lang yan. Clear lang. Oh, kailangan lang naman ni Dealer na ano eh, na i-maintain lang yung ano linyang 'yan. Lane, so, yes, pagka na-maintain niya 'yan, hindi na mahihirapan yung 1-3-1 setup dun sa middle lane, 'di ba? Pero tingnan natin kung ano nga ba ipa-prioritize nila. Wise dito, level 5 na rin naman. So, ang kailangan niya lang gawin is doing some blazing duet para ma-clear yung creeps, tapos pagkatapos nung kumuha na ng ibang objectives like this gold buff. So, yung bottom lane natin, Dealer, kalaban ng apat, pero Venus for the backup, or Jay pala for the backup dito. Zaman Force na ibigay na rin naman, medyo makunat ang mga tropa. Medyo wala pa masyadong damage dito si paring Jay, and mapapauwi muna dahil walang minion ang BSB. Pero doon sa may top lanes, gustuhin man ng Onyx PH kanina doon sa may top lane, hindi nila nakuha yung top lanes because of alam naman natin kung gaano din ka kunat din yung isang Uranus. Pero doon sa may middle lane, tamang clear lang. Pero level yun nga, si PNK! Level 3, laban sa level 4 mga kaibigan. Pero ganda lang, wala pa siyang Tyrant's Rage dito. And ayun na nga, mukhang mabibigyan pa. Pero Wise dito, doing a great job na kuwanin muna or secure muna ang lead wanderer. Para nga naman, lumamang sila sa clash na maibibigay. Pero eto nga, yung aso talaga yung medyo panira sa lahat. Eh. Pero Hero landing dito, and the blazing duet coming from Wise medyo hindi tumamuha ng bahagya, pero okay lang, nakapatay pa rin sila. Zaman Force na ibigay doon, pero uy, mukhang nayakap sa delivery Madam V ang isa sa mga players dito ng BSB, pero at least nakakuha na naman sila ng objectives plus the turtle or the middle turret. At least sabi natin na kapag ka early game, lalamang ito talagang BSB because of the PNK. Pero makikita natin doon sa Claude na kapag pa level 6 shogged or rather level 7 na ngayon. So nga, pagka-clash nga naman, pumapalag. Pero okay, talagang, Lalaban pa rin. Ganda lang na iwan sa kanya mga kakampi niya. Ay talaga namang pinabayaan na siya dito dahil nga naman mas okay na mabuhay yung mga cores nila kesa naman mapatay ng mapatay at magkaroon pa sila ng error. Pero yung bottom lane, ang sinasabi natin, hindi man yan ganung kalakas sa damage, pero at least kaya niyang kumuha ng objectives. Kung titignan pala natin dito, si Dealer naka-mage ang isang Gatot Katso dito. So, eto na naman ang superhero ranking, pero walang tinamaan. Apat, laban sa tatlo. Pero Jay, tutulong rin naman para kahit paano makapagbigay ng damage. Turtle, open na. Sino nga bang makakuha? Kukuntisin nga ba to ng Onyx PH or papabayaan nila? Zaman Force, naibigay na rin naman. Pero Wise, hindi nakapag-10 stack, hindi nakapag-full stack dito. And ayun na nga, natalbogan pa. Wilson, susubukan nga laman labanan. Trevor, grabe mang ulit. Pero uy, naku po, ano lang pala yun? Aso lang pala yung inangat kat ng ultimate ni Jay. Blazing Wise, medyo masakit yung damage, pero hindi pa rin sapat yun. Para nga naman, ikapatay ng tropa dito ng BSB. Samantalang top lane, kung mapapansin, may nagpa-farm ng bahagya and kumukuha lang ng objectives. Huwag mong, kumbaga para sa akin, kasi pag maganda yung laning nung offlane mo, madali na para sa 1-3-1 makagalaw na maayos. Yes, pero yung mapapansin natin, sa kagustuhan mo pumalaga rin ng Onyx PH, nahihirapan sila. Though may damage si Wise, pero hindi pa rin enough. Gaya nga sinasabi natin, napakakunit nga lang din naman ng
ay, or rather, itong si PNK, kapag ka nakakalmot ka, makikita nyo natin. Ang sakit na rin. Pero ayun nga lang, dito, lamang. Hindi naman ganun kalaki yung kalamangan ng BSB doon sa Onyx. Doon, makakahabol at makakahabol pa rin. Siguro, pa-item pa ng pa-item dito si Claude. Mm-hmm. Pero doon sa may bottom lane, mukhang gusto na naman pasukin ata ng BSB. Kung ano, ha? Kailangan mag-ingat dito ni ano, kailangan mag-ingat dito ni Vice kasi wala siyang ito na nga, nabigyan pa ng Vital Links. Uy, tumalbog with the super hero landing dito pero Jayfree hit sa bandang gilid. Buhay pa rin si Vice hanggang ngayon. Tingnan natin kung Kukay makakatakas nga ba, pero nandun pala ang isa sa mga backup nila, Yakno. Talaga namang sisiguraduhin papatay niya ang lahat sa ng pwedeng umarang dito, pero Dilar nabuhay pa din kahit wala na masyadong ano dito, pero yun, nabigyan ng isang pagkakataon, isa na lang ang buhay sa team ngayon ng BSB. Trevor na lang, ano kaya ang kanyang kailangan gawin para at least kahit paano makabawi sa pagkakataon na yun. So, ayun na. Nakuha ng Onyx Creator na basag dito yung ating bot lane and at the same time si... Kasi itong Onyx nakakuha na ng objectives dito for BSB. Ha? Nakuha na itong buff ng isang Y. So, level 10 na. Direct pa check item na tayo ngayon. So, naka-demon hunter sword for the 4.2. Though, hindi naman nagkakalayo. Ang ta-farmer pala magandang dito sa kabila. Ano? Si Uranus. Magandang build yung ano, kay Tamos dito. Deadly Blade agad to counter out the Esmeralda and ano dito, Uranus. So, eto na naman. Mukhang, oops, mukhang na-stop ang kanyang Blazing Duet. Doon mga kaibigan, na-setupan pa ng Fatal Links. Pero kapag BMI out, Wilson, kailangan patayin si Wise. Pero hindi pinapabayaan ni Madame B, natakpan or nabigyan ng damage dito si Wise and ginawa niya na magkaroon ng bouncing ball doon para kahit pa paano eh maano sila mailang at hindi ituloy yung clash na yun. Ito yung medyo kinakabahan na ako, Kuya Irvin. It's because of the level 11 Wise. Ito na yung Claude, kumbaga masasabi natin na in na, pero yun alang kailan sprint na. Nakukukay ang nakakuha ng blue buff dito, pero Dilar ang kanyang nasa gilid. Turret lang pala or tower lang pala ang gusto nilang kuwanin. Top lane possible eh, kuwanin na rin nila yan kasi lamang sila sa positioning eh. And nakita nila na basic naman nila lahat. So automatic yan na dalawang tore ang nakuha dito ng Onyx PH. Ang katanungan, BSB, ano ang kailangan nilang gawin para kahit papaano makabawi sila knowing na marksman yung tumataba. Yun nga, medyo naging malaking katanungan natin dito. So, kailangan makahabol siguro nitong Harriet, actually si Harriet and Esmeralda dating dito sa item. Kailangan nila makapagpa-item pa or kailangan mapatay nila dito si Wise. Yun yung possible na gawin ng BSB dito. Kaso ang tanong doon is, paano nga naman nila mapapatay yung bantay or mga tank nila, and at the same time hirap lumapit kasi ang sakit na rin ng isang Claude. Level gap na kasi sila. Level so, gap. Ang hirap para sa team ng BSB na makalapit knowingly na wala silang marksman. Na ang inaasahan lang nilang damage is manggagaling kay Shider. Kay Shider. Problema, 0-3 na si Shider, pero eto nga yung top lane, nasal niya doon na setup coming from Madam B, pero flicker out lang naman si Demon. Fatal Links, i-connect ka ba laban sa apat, pero hindi niya pwede i-connect kasi wala siya masyadong damage na kayang ibigay dito. Wala siya lang yung tank eh. So, maghihirapan na naman siya. At saka nga mapapansin natin na yung ilang beses na kuhanan ng BSB ng buff. So, syempre nga naman, kapag ka ganun na kailangan mong humabol, even though you're Esmeralda or si Harriet, pagka nag-gap ka na, lalo na mage, double mage ang setup nyo, parang hirap bumawi na. So, malaking advantage na yun for Onyx PH na nakuha na namin. Kaya objectives, pero naku, doon sa may bottom lane. May iwan pa nga, mga kaibigan, si Wilson. Pero oops, may delay na lang ang kailangan nila dito. Si ano pala, si Iacno, ay si Wise pala may pinakamalaking si level 30 dito. So, eto na nga. Uy, Fatal Links, nag-connect sa tatlong Shaman Force na ibigay na rin. Plus, the combo na ibinibigay dito, Onyx J, ay lalayo rin naman. Pero eto, super hero randy. Nakakuha ng tatlo. Ganda lang. Buhay pa rin dito, mga kaibigan. Pero wala na si Wise. Onyx J, ay papalag at papalag din naman. Plus, Iacno. Isa na naman ang tira. For one trade, ang nangyari sa BSB. So, 6-12, nagkalamang na dito yung Onyx PH, pero doon sa may middle lane, Wilson, inahabos si Jay, hindi pa rin napatay. Medyo delikado siya dyan kung ipagpapatuloy niya pa yan. Pero alam natin na napakakunat din naman ng isang Wilson siguro. So, ning lang
ang binibigay dito. Pero dito sa may middle lane, gustong kuhanin din ang Onyx. Pero antay lang muna tulong, dito sana. Ang laking tulong nung ginagawa ni Dealer dito. Na makapag-setup kahit ilang segundo. Kasi yung segundo na yun na mapaangat mo yung mga tropa or mga tropa ng BSB dito is may chance na makapag-cast yung Onyx PH ng kanilang mga spell or na kanilang mga skills dito. So, nagiging maganda nga yun para dito sa Onyx PH. Pero BSB naman, kahit lamang ng 6,000 dito ang Onyx PH, hindi pa rin susuko. Kaya pa rin nila yan. Pero ang problema, 0-4 na yung damage. Si Harith. Si Harith. Yun yung magiging problema para sa kanila kung ano yung kailangan pa nilang i-maximize dito. Kasi ito si Waze, masasabi kong online na to eh. Pero nga, amazing kung may kinakain dito para sa kanila pero na-cancel out. Kita links, nag-connect, patay agad si Waze dito. Mga kaibigan, ganda lang o Madam B, nabigyan pa rin. Superhero landing coming from Dilar. Trevor ang kanyang magiging sagot dito. Pero Wilson, pinabakbak si Jay. Eto na ngayon, si Yakno. Kanina pa kayo nangungulit. Papalag rin naman pagka gusto. Eto na, nabigyan ng pa. Pero sa Rider Cutie ang susunod ng kill. Triple kill para sa kanya. Hindi pa tapos. Triple kill kay Wilson. Triple kill para kay Iacno. Sino kaya magmiminyak sa dalawa mga kaibigan? Pero for the second time around, aalis si Wilson dahil nga naman alam niya yung damage na kayang ibigay ni Iacno. Ay, yung problema pa dito ng BSB is that bumababa ng bumababa yung minion waves ng Onyx PH dito. And lumiliit na lumiliit yung mapa din ng BSB. Sakit ng sakit na rin ng isang thumbs natin, which is 8.3 gold endless battle. Grabe yung ano yun, no? Grabe yung sakit. Nakahabol siya sa ano. Build dito ni Dealer. Talaga namang necklace of defense, lightning truncheon, plus the clock of destiny. So, malaking bagay yun para sa kanya. And naka-mage emblem siya, so medyo nagiging maganda yun para sa kanya. Pero teka na lang, mga kaibigan, di pa rin tapos ang laban. Iyak mo pa din kay Wise pero nakapag-flicker out doon. Wala na siyang flicker dito pero inahabol niya pa din. Habol. Si Yakno doon ng isang malupet pero Wilson laban sa kanila. Kukay, nasetapan yung tatlo. Eto na naman yung Zaman Force na ibibigay ng isang harit. Superhero landing coming from Dilar. Babakap din naman. Naubos na naman sa pagkakataong ito. Trevor, naku, inahabol pa. Wise, ginatgat ng kaso pero hindi pa rin papag yan. May pang-BMI pa yan. Isa na lang ang natitira. Pwede silang mag-sanctuary lord dito or tapusin ang laban kung sakasakali man or isecure na lang yung mga objectives nila. Pero mukhang gusto at ang ituloy ng Onyx na basagin yung mid lane or siguro may isang babasag lang dito. Then diretso na tayo sa first sanctuary lord natin. At gaya nga na sinasabi natin, ayan, Onyx, sinisimulan na yung ating first sanctuary lord. And si Kufra, ito magbibigay lang ng zoning to. And medyo mahirapan din yung BSB if ever na i-contest nila to. So possible give na lang nila to. Ayan na. Direct funding okay lang. Item. Oh. Ang laki ng kalaman. Ano? Para kay Wise, para at least kahit papaano kung bumaba man yung buhay niya, pag bumaba ng 50% yan, magiging mataas yung spell bump na kaya niyang ibigay. Pero eto na nga mga kaibigan, nasal yan ni Madam B, pero Wise and Madam B connection na laban sa lima. Tignan nga natin kung makakabaka pa yung mga kakampi niya. Wise dito running out of life pero nakapag-BMI out. Do it. The Zaman Force and ultimate ng isang Esmeralda ang naibigay. Wala na silang damager. Anong gagawin ngayon? Pero eto na naman si Iacno. Pero negative na to para sa kanila. Kasi wala masyadong kayang ibigay na damage si Iacno. Especially nandun yung Harith and the Esmeralda connection. So mangyayari dito for the BSB clear wave. Malaking kalamangan kasi kapag napatay nila si Wise. So ang ano lang dito is the clear wave. Pwede nila idiretso to. May isang mag-push doon sa may middle lane. Kaso ang tanong is that nakabantay pa kasi buhay pa si Jay at saka si Venus. Wala pa masyadong damage sa kayang ibigay dito pero mukhang ganda lang or Madam V mapapatay and will go down. Hindi pa rin tapos. Wilson, laban niya. Hindi pwedeng ganun-ganun. Hindi pwedeng basta-basta lang pero medyo nahirapan pala ang BSB sa pag-clear, no? Pero yung bottom na yun kasi wala silang masyadong ano eh. Wala silang marksman eh. And Shider Cutie. Guys, 0.67. Ang kanilang damager, parang nahihirapan. Pero at least, nakakapag-holy crystal na yung dalawa. Demon Cutie kahit papano, kaya pa rin pumalag niyan. Patingin niya ng item, si Uranus pala may pinakamalaking pera. Yes. Naging advantage siguro yung siya yung naka-first blood din kanina. So, nakabawi. Kasi may ano na yun, may Calamity Reaper, Feather of Heaven, tapos Holy Crystal eh. So, kung damage at damage, kailangan lang nilang makaset up, kailangan lang nilang mahuli si Wise. Kasi pag nahuli na si Wise,
wala na maging damage rin Onic PH. Pwedeng magkaroon pa ng damage coming from Dilar and Zay, especially Zay. Pero kung mapapabayaan talaga si YC, ano yan, mahirapan sila kasi free-free lang si YC lalo na pag nakapag 10 stack yan. For me, Trevor kailangan talaga Trevor. Kailangan niya gawin ng mga traps dito yung lahat ng bushes para hindi sila napapatay or hindi sila mauunahan, especially si Ganking. Pero eto na nga mga kaibigan, Wilson. Napakasakit yung damage na nakapag 10 stack ata. Si Wise, uy, naramdaman yung hit. Hindi nakaalis. Binombitan. Tututok bombit ang isang hero dun sa bottom lane. And eto na nga, mga kaibigan. Malalim. Malang yung nakukuha ng BSB galing pa sa bottom lane. Pero medyo malalim. Duet. May pang BMI out pa yan. Kaya alam niya. Napapalag. Tower lang naman yung kailangan niyang gawin eh. Pero uy, napatay, napalakpakan doon ang isang Atlas. And eto na yung superhero landing. Nahuli si Trevor. Naku po, ang sakit ng Uy, grasa kanya. Pero hindi pa rin tapos. Shider Cutie, gusto man lumaban. Pero hindi na sapat yung damage na yun kasi sobrang OP na ng kanyang Claude or the Claude dito ng isang Wise. So the game number one will go to Onic PH. Yes, ayun.